Huwag mong katakutan ng ghost man. Hindi po yan nakakatakot. Kaya lang tayo natatakot kasi hindi tayo aware or hindi natin alam ano ba yung ghost man. So ang ghost man po ay pinaniniwalaan na nakabukas ang pintuan ng hell. Kaya po very active yung mga bad spirits. Sila po yung nawala sa mundo na may punong-puno ng paghihirap, hatred. So ngayon po, ano po ba ang dapat gawin, pag-uusapan po natin, ano po ba mga kailangan at hindi kailangan gawin. So number one ang kailangan gawin natin ay siyempre magdasal sa Panginoon. Yan ang number one, pray, 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 pray. Walang katapusang pray po. No, pag-pray natin ang ating protection at hindi manaig ang kasamaan, no? So ngayon, bukod ipag-pray natin ng protection, ipag-pray pa rin natin yung mga kaluluwa or spirit na nauwi sa hatred, burden, so para po mapanatag ang kanilang mga kaluluwa at hindi naman naig ang kasamaan or para hindi na sila mag-harm sa atin. Pangalawa, magsuot po tayo ng masasayang kulay. Huwag yung yin. No, wag po yung mga dark, yung mga black, yung malulungkot. Kailangan po magsuot tayo ng green, yellow, red, yan yung mga masasaya po. So kasi po pag black po or dark, medyo attracted po sila sa ganong kulay. Panatilihin natin na maliwanag ang ating tahanan, lalo na sa gabi. Huwag pong iiwan ang ilaw na nakapatay. So kailangan po magtira po tayo na maliwanag or magbuhay tayo, no? Magbuhay tayo kahit isa lang na ilaw sa labas ng bahay at saka sa loob, no? Huwag masyadong madilim, kailangan maliwanag. So pangatlo, gumamit po tayo ng asin. Yung tinuro ko po na salt cure or salt water cure, yun po. Mamainom po yun or yung asin na may bawang, maglagay po tayo sa pintuan at sa mga bintana natin. So doon naman tayo sa ano ba ang mga hindi dapat gawin. So una, ayan, bawal na bawal po ang maingay. Bawal na bawal mag-ingay, mag-video okay sa mga panahong ng ghost month. So this year, 2023, August 16 to September 14 ang ghost month. So yan po, wag na wag kayong maingay. I mean, kung dati maingay ang mga bata, iwasan nyo po, nasawayin muna ang mga kids na mag-ingay sa gabi, lalong-lalo sa gabi yung nagkaharutan, nagsisigawan. So, pangalawa, bawal din ang mag-swimming, guys. So, pinaniniwalaan na kalimitan, yung mga lumalangoy, so, pag saggala ang mga bad spirit, hindi na sila kalimitan na tumataas o umaahon kasi nakuha. Yung, alam nyo, nandadamay sila eh. So, wala namang masama, no? Sundin na lang natin po. Wala namang masama. Ipagpaliban natin ang swimming. Bawal din ang magpulat ng barya, lalong-lalo na sa gabi. Bawal din ang mag-video okay. Bawal din ang mag-pok sa bahay or mag-renovate. Bawal din yung mga malalaking transaksyon tulad ng bumili ng sasakyan, ng bagong sasakyan, bagong bahay, maglipat ng lumipat ng bagong bahay, mag-sign ng contract o mag first day ng trabaho, ipagpaliban po muna, no? Kasi po, maikwento ko lang, kasi yung husband ko dati, kailangan magsasign siya ng contract. So, sabi ko, ipagpaliban mo yan, kung mag-iintay naman niya, huwag kang magsasign ng ganyang araw. Ayun. So, sinunod naman niya. So, ngayon po, ina-advise ko po na yung mga mag-o-open ng business, isang buwan lang naman to, tiis-tiis na lang muna. Pero kung hindi po naman natin pinapatigil yung mga businesses na ongoing, ang pinag-uusapan po natin yung mag-initiate or mag-open ng businesses, mga businesses, mag-sign ng contract, yun po ang importante na hindi natin gagawin. Wala naman po masama, sundin na lang po natin. Tapos, ito pa, yung wag tayo, hanggat maaari, wag tayo mag-iiwan ng mga sinampay sa labas. No, ipasok na lang at hanggat maaari ay maglabas sa umaga para matuyo agad sa hapon at maisilong na. Tapos, ito pa po, huwag po tayong basta-basta tatapik sa balikat ng isang tao. Okay, so yun lamang. Sana
may napulot kayong aral. Marami po kasi nagtatanong ano ba daw mga hindi dapat at dapat gawin. So, siyempre, number one talaga ay hingi tayo ng protection at guidance sa Panginoon na huwag manaig ang kasamaan sa mundong ito. Although, talagang mas nananaig po ang kasamaan dito sa mundo kasi, siyempre, alam po naman natin kung sino po ang nagahari dito sa mundo, ay yung kalaban. So, yan po talaga. So, bakit ba nangyayari yung mga kasamaan? Kasi nga po, binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Mamili ka kung gagawa ka ba ng masama or gagawa ka ng mabuti. So, yung pong gumagawa ng masama, hindi po yan pinitigilan ng Panginoon. Kasi nga po, binigyan niya tayo ng free will. At yung mga man, yung namang ginagawa ng kasamaan, pag humingi tayo sa Panginoon ng protection at gabay, syempre, po-protection na tayo ng poong may kapal. Yun lamang po, wala pa rin tatalo sa prayer at faith at tiwala sa Panginoon. Pero syempre, hindi wala pong mawawala kung susundin natin to. No? Isang buwan lang naman to. So, yun. Lagi po kayo mag-iingat and God bless you.